Hello guys! Good morning! Good morning po sa inyong lahat guys and welcome to Buhay sa Dubai Live at this morning guys. Ito po, sobrang malaking tulong po to sa mga kababayan po natin na sobrang dami po nagme-message sa akin that even until now daw, ilang ba na sila sa UAE or sa Dubai, Abu Dhabi, wala pa rin silang trabaho. Kaya that is our topic this morning guys. Kung ano nga ba yung mga tips, okay, na maaari ko pong ma-share sa inyo para po sa mga job hunters natin. Kaya I'm requesting, of course, all of my viewers to please, guys, do participate and share by writing down in the comment box below yung mga suggestions so based on your experience kung anong ways, okay, na mas mapadali yung paghanap nyo ng trabaho. Alam ko kung gaano kahirap that you are like nasa visit visa status ka. Kung mga visit visa holder ka or tourist visa holder ka, tapos ilang linggo na lang, wala ka pa rin makuhang interview. Parang it's like end of the world. Kasi di ba, lalo na kung wala kang budget na pera pabalik sa Pilipinas. Okay, parang it's easy to, okay, susuko na ako. Pero ang problema, hindi po pwede kasi wala kang pera, you have to get a job. Okay? So, yan po ang nire-request natin sa lahat. Sana guys, please do help me by sharing what are some of the tips, okay, na maaari po natin ma-share sa mga kababayan po natin na naghahanap po ng trabaho dito sa Dubai. So for the meantime, standby lang po kayo. Thank you kay Alvin Pancito. Hello, hello idol. Alam ko malapit na yung concert mo, di ba? Ayan, so I'm here. Willing to help you i-announce natin sa mga kababayan natin na para maka-attend sila sa iyong concert. Kasi if I were to think of one magaling na singer dito sa Dubai, Alvin Pancito is always part of the list. Kaya hello and good morning din sa'yo, Palomo Joy or Palomo Jovi Abdullah. Ayan, so sa ngayon guys, I will just share our video in some pages para makakuha tayo ng ano ng ng rest back ba tawag doon, ng support, okay? So kaya guys, habang naghihintay po ako, please guys, you can share yung mga websites or mga Facebook page na kung saan maaari pong makatulong. Taon nito, maaari makatulong sa mga kababayan po natin naghahanap ng trabaho. Or if you are the one watching right now and you know that there's a hiring in your company, please share. Diba? Why not? Give us your email address. Submit it to your HR if you know the email address of your company. Mas maganda. Para masaya. Diba? Wait lang. One more. Okay, so Alvin, that's too much. Okay guys, so ito kagabi po, medyo napuyat ako ng konti because I was with the concert ni Yeji, Miss Ivy Grace Paredes, yung naging sikat because sumali siya sa X Factor UK. So nandun kami kagabi along with the MPQ Tourism family as the sponsor of the concert. Kaya masaya, inabot kami ng 3 a.m. But we really enjoyed the whole concert nila. Kasi it's a mix of, siyempre, concert at the same time, comedy bar. Kaya talagang, alam mo yung tipong madaling araw, nagising na gising ka pa rin. Hello kay Kimmy Dones, or Dones Tan. Good morning, Sir Juni. Kumusta dyan? Chris Paranaque, good morning sa'yo. And sabi naman po ni Charles, thanks, Sir Juni, for the prompt help for the dummy ticket of my cousin. One suggestion ko para sa mga gustong pumunta ng Dubai at mag-work, lalo na... Wait, I have to catch that. Yun, that's one of the reason kung bakit din ako napuyat because hindi ako masyadong natulog because I'm trying to help out one friend online na nangangailangan ng mga ganong klaseng tulong na kaya naman nating gawin. So, yun nga lang, medyo payat talaga siya. But it's okay guys, ang importante yung tipong mapuyat ka man, ang importante kumbaga magiging successful. Ang mahirap nito yung pinuyat ka na at wala namang nangyari, di ba? Okay, sabi niya, thanks Sir Johnny for the prompt help for the dummy ticket of my cousin. One suggestion ko para sa mga gustong pumunta ng Dubai at mag-work, lalo na pag healthcare worker, secure your DHA license first sa Pinas bago pumunta ng Dubai.
So you can practice your profession as a health care worker here. Process for the exam is on www.dha.gov.ae. So guys, nandyan po sa comment po yan ni Charles Val Galido. Nandun po yung link if how you guys can apply. Sabi naman po ni Jam Jam Omat, sabi niya, good morning and happy viewing po. Hello kay Rolly Ligaspe Hitusis. And thanks so much, Idol Junie, sabi ni Alvin Pancito. And si Alvin Pancito, guys, makakasama ko din siya sa upcoming event ng Madel Loco Loca that will be on February 24 sa Maharlika Bar sa President's Hotel, okay? So, makikita niyo doon kung gaano siya kagaling kumanta. Tawag sa kanya ay The Singing... Ano ba? Ano ba tawag siya, Alvin? Builder Hero. Ano ba? Kasi... Talagang ano siya, builder talaga siya. Napopronounce ko ng Bisaya ba yun or not. Okay, and also, yun lang. And magandang buhay, Sir Junie, sabi ni Laila de la Cruz ng Sales Rain Makati. Hello sa lahat ng mga staff dyan. Okay guys, so I think I will start sharing you guys what are the tips na may isi-share ko po to all of the job hunters. Not only just to those who are here in UAE na, but also... Pati po sa mga kababayan natin, mostly from the Philippines or nasa ibang bansa, if how can they get a job, okay? So, let's start muna sa kanila guys, ha? Para mas matutukan natin. Kasi I know na marami po tayong kababayan mula sa Pilipinas na talagang they're really planning to come here and apply job, di ba? Okay, so para naman po sa mga nagtatanong kadalasan, sir, okay lang ba mag-apply ako ng trabaho sa Dubai kahit nasa Pilipinas pa ako? There are actually guys two ways, di ba po? One is we can go through employment agencies. Okay, this is especially kapag wala ka talagang relative dito. Kasi nga, mahirap pong makipagsapalaran na pagdating ka mo dito, eh, nag-iisa ka lang. Eh, what if anong mangyari sa'yo? What if mawalan ka na ng budget? Saan ka pupunta? So that's very risky. Okay? Pero guys, kapag ganun yung sitwasyon mo, you can apply, of course, sa employment agencies in the Philippines that offering jobs in Dubai. Pero yung, of course, as expected, your salary is a little less. Okay, compared to those who came here and apply yung job directly. Kasi nga, of course, may travel agency, may employment agency involved, eh saan sila kukuha ng kita nila? Definitely, coming from their applicants. Okay? Pero, ang advantage naman nun is less stress. And, kumbaga, alam mo na pagdating mo sa UAE or dito sa Dubai, may trabaho ka na. Okay? But for those na gusto talagang subukan nila mag-apply online, I believe it is still okay, guys, to apply online. Okay? Later, after I finish this live streaming, I will try to share some links, okay, in the comment box below of some websites or Facebook page that I know na saan kayo pwede magpasa or at least mag-check man lang what are the available job, mga job openings dito po sa UAE. Okay, one of the famous one is of course yung www.dubizel.com. Okay, and there are some Filipino, you can also search guys in Facebook. Di ba mga... jobless Filipino in Dubai nagtutulungan or mga ano ba, marami po. Later I will share it to you on the comment, in the comment box below after po ng live streaming natin. Okay, but as far as I know guys, there are still other companies, especially yung mga malalaki, ha. Okay, example, Little Manila are just accepting applicants, those who are from the Philippines. Okay, pero I don't have the exact way of how can you apply sa Little Manila if you wanted to apply. But I think you can come and visit Little Manila or you can just visit their Facebook page and ask of how can your family member in the Philippines can apply, okay, from the Philippines. Kasi alam ko din, ang even duty-free are hiring Filipino staff from the Philippines. At ang alam ko din, na PAM, yata ang name ng employment agency, I just don't know the exact location. But as far as I remember, somewhere in Remedios. Okay?
yun lang yung alam ko. Who else are the one yung nagkumukuha ng stuff from the Philippines? Yun lang so far, but then there are still other companies, big companies, na talaga nag-hire naman sila from other countries, di ba? Example, Emirates Airline, okay? Normally naman kasi ang application dyan is online. So just have to go to... Guys, ang gagawin nyo po pag-a-apply online is just go to... Search for the big companies dito sa UAE and go to their website, okay? And may career section dyan, di ba? Then, if search for the positions that you are qualified, and then submit your resume. Okay, yan yung unang way na sinishare ko sa mga kababayan natin from the Philippines. Okay, think of big companies. Kasi ang kagandahan na magandang malaking kumpanya yan, it means na they are the one who can afford to get staff from other countries. Na kumbaga, hindi katulad ng ibang companies kasi yung mga local hiring dito sa UAE, it's because mas mabilis kasi hindi na sila alam yun, hindi na long process, mas maliit ang gastos. Kasi ang gagastusin na lang nila, ibang process ng employment. Wala nang transportation and accommodation. Wala nang mga ganong involved. Okay, so that's the reason why most of the companies dito sa UAE are just hiring sa mga local, mga applicants na nandito na mismo sa UAE. Okay, so what else? There are still other companies, guys, that still accept, parang yung process pa rin nila is yung interview is through Skype. I just can't tell you guys kung anong mga companies yun. Kasi syempre depende. Depende sa kumpanya. Depende sa pangangailangan nila. And just to tell you guys that I am a vlogger and it doesn't mean... Good morning, Jonard. It doesn't mean na alam ko lahat ng mga job openings dito. Okay, but I appreciate that you guys are asking me about job openings. Pero hindi ko po talaga alam lahat. Kasi nga po, palit-ulit yung sinasabi that if I know, I'll always share it in my Facebook wall right away. Para po makatulong sa mga kababayan natin. Okay, so let's continue guys. Kapag nandito naman po kayo sa Dubai, these are, actually maiksi lang po yung live streaming natin na to. Kasi maiksi lang to guys eh. Okay, number one, let's talk about the CV or the resume. Number one, guys, make sure po that your picture that you're going to use in your resume or curriculum vitae or CV ang tawag po kasi dito, make sure po na naka-formal kayo. Always remember na napakadami pong job applicants. At kung picture mo pa lang inahalos para nakapangbahay ka lang, of course, you're not going to sell yourself. Kasi your CV, guys, is your way how you're going to sell yourself. Di ba yung tipong ang ganda ng profile mo, mukha ka namang professional, pero ang itsura mo sa picture mo is questionable. Baka mamaya paisipin pa nilang isa kang fraud. So, it is always better guys that try to get a better picture na ilalagay nyo sa resume nyo. Okay? And what else? Another tip guys for your resume is that kailangan po make sure that your job experiences should be on the first page. The reason why? Sa sobrang dami po kasi ng job applicant, hindi po they don't have time para maghagilap pa at hanapin pa yung experience mo na perfect doon sa position na hinahire nila. Kaya nga po, if you are applying for example for a waiter position, definitely guys, ang iisipin kagad ng mga employers is if you have a waiter experience or F&B experience. Kaya nga po, another tip is mas i-priority nyo pong ilagay ang mga experiences nyo na related dun sa position na ina-apply nyo. Kasi for example, if you're applying for a waiter, ang dami mo ngang job experiences, eh wala namang isa dun ang tumama, why will I have to hire you? Kasi sa dami ng job applicant, siyempre, set aside ka kagad, hindi ka makakasama sa shortlist nila. You have to get those who have experience already. Especially to those na may mas mahaba-habang experience. Ang totoo po guys, dito sa Dubai, ang labanan po ay experience talaga. Kaya nga, if you are applying job, make sure guys that tailor your resume based on your position na ina-applyan. For example, again, since ini-example na natin yung waiter,
kailangan yung strength na nakalagay mo doon is, kunyari may training ka na sa ganito, you attended yung ganito, alam mo yon yung you graduated from ganitong course, HRM, or you have like 10 years of experience in a restaurant, ganun dapat yung laman. Kasi kunyari, since I'm looking for a waiter, I don't care if you are computer literate, or marunong ka manahe, or a good singer, multi-awarded singer ka, eh, hindi po siya makakatulong. So make sure na dapat lahat ng detalye doon from the objective to the strength to the job positions, dapat ang ilagay nyo po ay something that is can help you to sell yourself sa position na ina-applyan mo. So for example, you're applying for an accountant position. Eh nakalagay naman doon eh wala namang tama, 'di ba? Parang wala ka namang mathematics subject. Alam mo 'yun, kaya nga po ibig sabihin, if you're applying to say for a salesman, something na related sa sales and marketing, 'yung ilalagay mo doon. Your strength. Ano ba 'yung strength mo as a salesperson? Are you a talkative one? Yung tipong ganun, or tawag nito yung mga job experiences mo na involved sa sales or marketing, kasi maaaring makatulong yun. Okay, so dapat pong malinaw yan, ha. Tsaka guys, iwasan po natin yung tipong, kaya nga dito sa Dubai dapat mag-prepare ka ng iba-ibang klase yung CV mo, di ba? Especially kung may iba-iba kang background. Kunyari like ako, I have F&B background, so mayroon akong CV na tailored for the F&B position na pang waiter, pang restaurant, pang hotel. Pero naman akong CV na tailored siya for, tawag nito, hindi po fabricated, ha. Tailored is different from fabricated. Fabricated is yung gawa-gawa mo lang. Tailored is yung kumbaga na yung mas naangat ang information of the thing na that will help to sell you sa mga employer sa position na ina-applyan mo. Kaya ako, I have one ng office side. I used to work sa ganitong office and I can do these things. And another one naman is yung mga pang F&B, yung hotel and restaurants. Kaya po, if you are applying job online or kahit na walk-in, eh make sure po na yung tamang CV ang naibibigay nyo. Kasi minsan, iwasan din po natin yung iba naman sa sobrang tanda na nila. Diba, obviously, for some those who has age already, asahan mo talaga ng marami na experience yan. Ako, I have so many experience na kung ilalagay ko lahat yon plus the job description, I think I'll be needing 7 pages ng resume. But then that will not help you guys. Try to maximize up to, say, 2 pages lang or 2 pages lang ang resume nyo. Okay? And always double check guys that your contact number is correct. Always double check that your email address is correct. Because employers are going to call you and contact you via those contact infos. So, kasi minsan, there are some followers, meron ako na, eh, sir, mali pala yung mobile number ko, hindi na pala siya working. Yung tipong ganun. So, you have to double check. Kaya pala minsan, sabi mo, inabot ka na ng isang buwan na walang tumatawag sa'yo because the number you provided in your resume is not correct. Baka ibang tao na yung tinawagan nila at nagkataon you have the same profile. Ayun, siya ang na-hire. Okay? So, that's all about resume, guys. And some tip naman sa pag-a-apply walk-in. Hello, Marley Tawa of Butter and Corn YouTube channel. Good morning. Advance happy Valentine's Day sa iyo at to your family. Okay. So, guys, if you are applying walk-in, hindi naman kailangan lagi kang may dalang resume. But if you have better, okay, how can you get yung mas magagandang inquiry mo about walk-ins mo? So, lucky to those who are looking for a job na nasa mall. What are the jobs available na nasa mall? Yung na mga nasa sales, marketing, restaurants, ganon. So, nasa mall yan eh. So, mag-mall ka lang, go to, let's say, you wanted to become a sales lady, punta ka sa mga shops, okay, nang nagusto mo. Okay, alam mo naman ang damit nila puro panlalaki, eh babae ka, huwag ka na mag-apply doon, for sure they are not looking for a lady sales staff. Kunyari, 'di ba, if you napansin nyo guys sa Lasenza, tindahan kasi siya ng mga panty bra. So as you can observe, wala silang staff na lalaki. Kasi of course, they will assist yung mga babae kasi na client. So, medyo awkward na like si Jonard magtatrabaho sa Lasenza. Ay, mama, ano pong sukat mo?
So, you have to be a little common sense naman, okay? So, ang gagawin nyo lang po is just visit in a shops na alam mong gusto mong pagtrabahuan. The easiest way, guys, is to talk to a kabayan. Di ba? And ask, kabayan, meron ba kayong job opening ngayon? Because you will get the right answer kapag meron silang hiring o wala. So, hindi ka nagsayang ng resume mo. Kasi mahal din kaya magpa-print dito sa Dubai. Di ba? So, talk to the kabayan, and if they have openings, so definitely she will give the email address of their company, or they are going to accept yung hard copy ng resume mo. So, that's the only time na ilalabas mo ang resume mo. So, hindi ka nasayang. Okay? So, same thing with restaurant. Talk to a kabayan again. Okay? And yun nga, magtanong ka. Kung meron, sasabihin, and most of the companies here, guys, are really giving their email address, company email address, for you to submit yung resume mo. So, yung labanan pa rin, guys, is CV. Okay? Kaya nga po, yung mga tip ko kanina, eh, dapat po, wag niyo pong kakalimutan yon. Okay, now, what else? Some other ways, guys, how can you get yung mga job applications nyo is, of course, wag na kayong lalayo. Try to ask referrals from your kapamilya dito sa Dubai. Diba? To your ka-roommates, ka-flatmates, or try to connect with your friends who are here in UAE already. Because ibang bagay pa rin, guys, that there is someone na nagre-refer sa'yo sa company nila. Kasi syempre, ang kumpanya, they would trust someone coming from the kakilala nila kasi alam nila na hindi kayo gagawa ng masawa. Okay, at kapag may problema ka, eh, siya ang paggagalitan. So, alam mo yun, yung mga advantages minsan that, minsan, di ba, kapag may nagre-refer talaga sa'yo. Okay, so huwag na po kayo lalayo. Simula sa tinitirhan mo, sa mga kaibigan mo as a referral. Okay? One more way na ginagawa ng ilan, nagpa-part-time sila habang naka-visit visa sila. Or tourist visa. Lucky to those who are working sa mga, yung gusto nilang mga restaurants. May mga events kasi dito yung mga restaurants. So, nagpa-part-time sila. So, ginagawa nila, ginagalingan nila ang trabaho nila. So, of course, mapapansin nyo ng manager ay nagkataon na they are hiring. So, definitely, i-approach ka nila. Would you like to work with us? Di ba? Yung tipo, tang! Sarap kagad na ganun pa kayo ng dam. Is 5,000 dirhams is okay? Siyempre, sagot mo, no. 1,500 lang, okay na. Hindi, joke lang. Okay, hello to Sam De Castro. Good morning from Kuwait. Sir Juni, what is your secret na laging alive ang morning mo, even puyat? You make my morning complete. Lagi ka namin inaabangan. Thanks sa everyday knowledge that you shared for us. I think, guys, the reason why I'm very alive is because of the intention na meron kasi ako. I just have to be... Siguro, I just don't really take the problem seriously. Kasi alam ko, it's either lilipas din yan or it's either, alam ko, sabi nga nila, di ba, God only give a strong problems to His bravest son. Yun daw kasi yun. Kaya sabi ko, kapag sobrang laki ng problema ko, ibig sabihin, eh, parang diniklear na ni God na I am na brave ako. Kaya, well, just sharing you the thought, guys. Okay, sabi naman ni Mar, sabi niya, good morning, good points, kuya. Dress well para good ang first impression. Okay, so let's move on, guys. I think we're done. Walk in and then how to get referral. Okay, another thing, guys, na pwede ko ma-share sa inyo is, alam niyo ba yung LinkedIn? Guys, napakadami pong nakakuha na ng trabaho because of the LinkedIn. Okay? For sure, you know that. Try to improve or update your profile sa LinkedIn, guys. Kasi even me, na may trabaho na ako, ang dami ko pa rin nakukuhang offers. Kasi nga, parang LinkedIn is for, especially for those who are professionals, the connections kasi nandyan eh, di ba? So, then your project is there, mas kompleto kasi siya, mas detailed siya, compared sa resume. Kasi sa LinkedIn, di ba, may mga connected people doon na talagang patunay na you are not a fraud. Okay, na kung ano man yung position sinasabi mo doon, na kunyari ako, sino to yung nagla-like? Na ako kunyari, sino yung nagla-like? That's Kuya Tom Alvarado, the singing painter of Dubai. So like, yun ang kagandahan kasi ng LinkedIn, na may support yun, na may mga tao kang nakatrabaho sa ganung klaseng field, or someone is like endorsing you for that.
So, patunay na talagang whatever info na sinishare mo is true. Okay? So now guys, let's make it quick kasi nga my time is running. So, okay, once someone called you, okay, one last chance po, last tip pala online is if you're applying guys, try to apply na madaling araw. The reason for that is because, di ba yung mga offices, yung mga HR, kapag pasok nila sa work, sa morning, of course when they open their email, lagi pong nauuna yung mga previous emails kaysa sa mga luma na. So, of course, kapag medyo madaling araw na, so maybe you are the last person na nag-send ng email sa kanila, so definitely you will be in the first, okay, list ng kanilang inbox. Yun lang naman yung sikreto doon. Okay, now guys, let's move on to the interview. Number one po is, sabi nga ni Marley Tawa, you have to dress well. Alam niyo po guys, that even you're just applying for a waiter position, dito po parang ang kalaban mong mga applicants, akala mo mag-a-apply ng director position. Ganun ang labanan dito. So, it is always better to be overdressed kaysa sa ma-underdress ka. Okay? Kaya, okay lang yun. Okay? So, try to just wear something na alam mong you are presentable. Kasi minsan kasi, kapag ini-interview ka, and you know that you are not comfortable sa ayos mo, minsan nakakasira, nakaka-distract yun sa, ano mo eh, sa concentration mo on the interview. Di ba, parang tika, parang lukot yata ang damit ko, parang para akong katulong lang ako dito ng mga job applicants. So, alam mo yun, bababa kagad ang self-esteem mo. Pero pag alam mo doon na ikaw yung maganda yung damit mo and parang pwede kang lumaban sa Ginoong Pilipinas 2017, alam mo yung self-esteem mo kagad is you are very proud. Okay, yung tipong iba eh, nandun yung confident. Okay, parang at least ang problemahin mo lang is yung focus mo doon sa interview. Di ba? Kaya guys, I suggest, especially yung mga nagko-commute at naglalakad, pwede mo namang hindi isuot yung coat mo eh, kung mainit talaga. Diba? Lalo na dito sa Dubai, may times na sobrang init, huwag mo munang isuot. Okay? Try to come earlier dun sa location of the interview, sa venue, or sa office. And then kung may toilet naman dun ka mag-BS, dun ka mag-fresh up. Tama ba yung term ko? Fresh up? O yata. So dun ka mag-ayos ng sarili mo para mukha kang fresh. Try to make yourself presentable talaga. Okay, especially guys, if you are nasa sales, eh, syempre, you are facing customers. So, kailangan dapat medyo, ano ka, presentable ka talaga. Okay? And again, be on time. So, alam ko po guys, marami sa atin ng mga baguhan dito sa UAE. So, you don't know the place. Okay? Please, do a little research about the company na ina-applyan mo. Para at least may background ka what to say. For example, you're applying for a sales position, eh hindi mo naman alam ang product nila. Kunyari, yung product pala nila, aircon. So, ikaw naman pa sa sales na, diga-diga ka lang. So, minsan kasi guys, sa interview, mas maganda minsan na tinatamaan mo talaga yung sagot mo as per doon sa product na meron sila. Now, for example, they're selling shirts na pwede ka kasi tinanong ka, pwede mo sabihin doon, alam mo yun, pwede ka kasi mag-segue na parang ikaw, you yourself, is you love dressing up. Diba? Gusto mong pumorma, you love passion, yung tipong ganon, and you know what are the, yung mga bagong trends. Ba't ayaw mong dumaan? Nagugutom ka? Ayun, so, alam mo yun, so with that, parang pasok ka na kagad because you know what is the business of the company na ina-applyan mo. Try to search it online, gaano na sila katagal, ano yung mga products nila, saan sila kilala, yung mga tipong ganun, a little information about the company na ina-applyan mo. And that's a big help. Kasi at least, ang good thing din about researching doon sa company na ina-applyan mo para malaman mo kung talagang teka, ay hindi ako pwede dyan. Kasi binibenta pala nila dyan eh, mga buildings, mga ganun. So, alam mo na hindi mo strength yon, eh hindi mo na itutuloy. Diba? So, hindi na sayang yung time mo, sana ina-apply mo na lang online yung sinayang mong oras. Okay, another one guys, it's just during the interview, ito po yung mga tinitip ko sa lahat kasi maraming kinakabahan talaga during the interview and I cannot blame you for that. Because you are scared, it's because of kasi ayaw mong magkamali because you wanted to get the job. Tama? Yun ang dahilan kung bakit kailangan tama ang may sagot mo kaya ka kinakabahan. Sa akin naman is dapat ang isipin mo lang is always remember na hindi lang yun yung interview matatanggap mo. Okay? Always pray that God will give you the job na gusto mo talaga sa tanang buhay mo.
Kaya nga, dapat huwag kang matakot during the interview. Kasi nga, if it's that's really God's plan na mag-work ka sa kumpanya nila, mangyayari at mangyayari yan. So all you just need to do is just to focus on the question. Make sure po kasi na naiintindihan mo lang yung tanong. Kasi ganun lang naman yung interview eh. The reason why palpak yung mga sagot natin is simply because we don't understand the question. Kasi dito sa Dubai, ang kagandahan po sa abroad, hindi siya katulad sa Pilipinas na kailangan pang talagang pang Miss Universe yung mga sagot. Dito kasi what's important is you answered or you supplied a correct answer to the question. Di ba yung tipong tinanong ka na, what are your strength? Why do I have to hire you compared to these thousands of job applicants? Parang napakahirap naman yung example ko. Sir, because I am a Filipino, and you know, Filipinos are hardworking, easy to learn, we are dedicated to our work, and we don't take our work just a work. Because our work abroad is the future of our family. Ang Miss Universe din ang sagot. So yung mga tipong ganun, guys, just focus on, just make sure pala that during the interview, na naintindihan mo lang ang tanong. Okay, kasi di ba po, common sense, if you know the question, if you understand the question, definitely, you know the answer. Diba? Kadalasan po kasi ang question naman nila niyan sa'yo is more on coming from your resume. Kasi your resume is like your selling materials. And interview is just a confirmation sa side ng employer na talagang whatever you've written is talagang ikaw, you, your CV really represented you as a person. So yun yung dahilan why we have the interview. Kasi syempre, may shortlisting na yan eh. Kung alam nilang hindi ka okay sa resume mo, hindi ka naman nila tatawagan for an interview. So ibig sabihin, there are some points in your resume kaya ka nila tatawagan, kaya ka gusto ko nila magtrabaho. So yung points na yun, yun ang mga itatanong nila sa'yo on the interview. Okay, sana po malinaw yan. And ano pa ba? Yun guys, so yun nga, try to come early, try to Google the location, or ask yung mga tumawag sa'yo, ask for the complete landmarks of the location para po hindi ka maligaw. Okay? So, it's 9:38 in the morning. Ano pa ba? I think habol na lang ako ng dalawa pa. Kapag na-interview na po kayo, these are just to give you guys idea. Dito po sa Dubai, normally kapag na-interview ka na, sometimes may series pa ng interview. Mayroon pang final interview. Okay? So do not expect right away na may trabaho ka kagad. So how can you tell kapag hired ka na? Hired ka na kapag hiningi na nila ang documents mo. Okay? So I think that's all for this morning, guys. I cannot really stay long. Gusto ko sana gawing 1 hour. But I need to work. Kaya guys, sa lahat po ng mga job applicants natin dito sa Dubai at sa buong UAE, good luck po sa inyong lahat. Just continue to pray, guys. Kasi ang buhay naman kasi natin is God has always like a plan for us. Kaya nga, if it's really God's plan na magtrabaho tayo dito, it will going to happen talaga. There is no impossible sa taas. Diba? So yun lang, guys. And happy Saturday sa lahat. And hope you guys watch me again on my upcoming mga vlogs pa. Bye!